kasi malalakas naman yung heroes nila, gaya na point out ko, a bit greedy. Pero yun din kasi yung playstyle na nire-require ng mga heroes nila. Kailangan din talaga nila ditong maging agresibo with this kind of lineup. So eto na nga mga kaibigan, boom up against itong ating eto mga seba, yung tawag dito, yung kalaban ng Bet Boom, yung alam ko na DQ yung outsiders, 'di ba? Dapat maglalaban sila. Pero yun nga due to the tawag dito, yung circumstances, sa issue, no, dahil sa issue, sila po yung nag-advance and the Bet Boom will be facing them dito sa ating tour, dito sa ating series na to. Mm. Diba? Sa mga nalilito dyan guys, ha, itong Bet Boom dati itong Win Strike and itong MG dati itong Unique, Team Unique. Yeah. Kasi may mga ano lang talaga, what do you call this, may mga organizations ata na parang... Katulad ng Win Strike, ayan, Russian Org yan. Yung Team Unique, di ko alam kung Russian Org. Basta, alam na, Russian Org lang din ata to pre. Ang alam ko. Yung yun. Kaya din napilitan din sila magpalit ng pangalan. Karamihan dito nagpalit pre. Team Spirit, Hellraisers, Navi. PogChamp, yun lang yung nag-stay. Diba? Kasi AS Rejects. Kasi AS Rejects, oo. Pero yun nga, mga kaibigan, ibig sabihin, most or some of the teams, Russian Org, kaya kailangan din talaga nilang magpalit. So, ito na nga, mga set. Ayun, sakit. So, sa tingin ko sa lane na ganito, parang okay yata kay Jakiro na i-rush niya yung Basilius. No? Oh, para nandiyan yung sustain ng mana ni Jakiro tsaka ni Visage. Kasi medyo matako sa mana si Visage. Medyo matako sa mana yung Soul Assumption. So maganda mag-Basilius siya dito. Tsaka kung tingnan mo, ang ganda naman dito ng Veil, di ba? Kung mabubuo niya yung Veil, sobrang good dahil marami silang magic damage. Nandiyan si Visage, nandiyan si Mars with the Spear of Mars, tsaka yung Arena of Blood, magic damage yan. Then Shadow Demon, di ba? Magic damage din, karamihan yung damage niya. Sa sulit yung base. Tingin ko, mag-hood muna si Underlord. After niyang mag-pit, after niyang mag-atos. Hood? No? Pwede niyang gawin yon. Kasi nga, na-point out natin, magic damage is the key for Bet Boom. Well, that's one way to do it. Diba? Baka kasi, naisip niya rin natin mag-Vanguard. Hindi ko alam. Siguro kung mag-in lane niya, baka hindi siya mag-good. Pero kung medyo nahirapan talaga siya sa lane, baka mag-casual good nga siya. Then siguro, baka mala-amar yung makita niya nating item sa kanya. Magte-trades, Atos, BKB, Shiva's Guard, mga ganun build. Ayun na nga. Ay, JB, ikaw bahala sana sa Facebook. Hindi ko maka-access yung Facebook dito eh. Ako sa Team YouTube. No problem. Ito muna tayo sa Team Facebook natin. Check ko lang ha. Kasi si Lard. Okay naman yung nagiging last hit and denies dito ni Storm. Pero ano man natin eh. Expected mo na ito, nalalamang talaga si Storm. Invoker sa last hitan. Sa Rasmid siguro, lalamang si Invoker. Pero sa last hit, mas mataas kasi yung base damage ni Storm compared kay Invoker. And mas malaki yung agility niya. So ibig sabihin, mas malaki yung armor niya tsaka yung attack speed niya kay Invoker. Kaya pabor talaga kay Storm yung matchup niya sa may gitna. Pero Dan, mabanggit ko lang ha, yung mga tropa natin sa Facebook, payat, ayaw mag-share. Hindi ko man naman, 100 viewers lang tayo, pero alam ko, huwag na-share natin. Baka umabot pa tayo ng 2K dyan. Huwag kayo maya, guys, na umabot ng 2K yung viewers natin dyan sa team Facebook. Share nyo na yung stream natin, malaking tulong yan sa page natin, guys. Tama. Share nyo yung stream. Mas makakakuha pa tayo ng mga doon, ng mga what do you call that? Yung broadcast rights. Yan. Broadcast rights mga pare. Yun talaga yung pinakamahalaga sa lahat. So, alam nyo na ha. Share nyo lang stream. Sabay follow na dito sa Koenig. Maraming salamat mga kaibigan. Kasi, YouTube! Tama, yung sabi mo kasi, di ba, ang karamihan ng broadcast rights na nakakuha natin, si sa Eastern Europe. Oh. So, Western Europe. So, pag tinutulungan nyo lagi kami mag-share ng page, baka masigure na rin natin yung Eastern Europe, di ba? Oo.
O kaya kung ano man, China, oh, mga ganun. Oo, oh, mga ganyang region, di ba? Para hindi na tayo lag dun sa China, no? Pabigyan na dun tayo ng VPN bigla. Lag nyo na. Pero, wag naman, baka madami tayo laging yan. Okay, patayan tayo dun, pre. Baka kailangan natin ng extra caster pag ganun. Alam ko naman kasi pag China, hindi naman nata nakakasabay yung si Cha China, no? Pag mga kaliwires. Oo, oh, yun nga, hindi nga nagkakasabay. So, kaso wala tayong pahinga pag gano'n. Si China, tapos Western Europe. Okay. Diba? So, alam nyo naman kasi, pag nakakuha ulit tayo ng broadcast rights, caster expansion naman. Ah, yun. So, okay, kailangan nyo pa rin i-share. Oo, oh, kasi malay nyo, gusto mo mag-apply as caster, di ba? Tama, tama. Hindi mo alaga dun, pre. More opportunity man pag gano'n. Oo, follow lang sa Koenig's page. Marami tayong mga opportunities dito ngayon. Tsaka mga bagong pakulo. Nakikita nyo naman yung engineer ni Kuya Nick. Nakita naman yung engineer ni Kuya Nick. Basta, ang akin lang ha. Ano? Abang-abang! Pwede ba sabihin kung saan yun? Hindi pwede. Ah, okay. Wala ko, pwede. Bawal spoiler. Okay, okay. Pero, alam nyo nang nasa sinihan. Alam nyo nang nasa sinihan. Hindi nyo... hindi ko na lang alam kung anong panonorin natin itong pre. Pero parang solid eh, no? Basta around Metro Manila siya. Yan. Uy! Around Metro Manila. Ayan. So good news siya sa mga tropa nating taga NCR. Dulo-dulo, no? Dulo-dulo, pre. Dulo-dulo. Teka. Ano ba pinang? Medyo bad news nga lang kung magagaling ka sa South. Mga paparanyaki Las Piñas. Medyo malayo. Ay, ayun! Kaya ba? Hapoy yun, pre. Di ba? Yun yung ano, yun yung hapoy ng mga... Oo, tama. Ang ano, tama. Bobong nerd people. Ang hapoy nila, mga SM nerd eh, no? Kasi nakaulo. Sarap suntukin sa ngalangala eh. Pero anyways, eto na nga. Dito muna tayo sa game. Medyo ano eh, medyo ganun eh. Hindi naman masyadong ma-action. So alam nyo na, share nyo na yung stream natin. Kasi habang wala pa nangyayari, di ba? Basic na basic. Punta lang kayo dyan sa baba, share nyo lang yung stream. Tagyan nyo ng caption. Basic, di ba? Ganun lang kabilis. Makakatulong na kayo sa amin. Teka, hindi magagay-item dito ni Visage. Diba to be honest, hindi ko kasi na alam kung ano yung nagiging item ni Dakak sa kanyang Visage. Pero yung isang game na napanood ko, ang item niya, pang mid talaga na Visage. Orchid, then Aghanims. Pero hindi ko siya nakita drums or boots of bearing. So interesting build. Mukhang plano niya, plano talaga nila dito matapos agad yung laro. Kasi bibili siya ng drums. Pero ano kayong magiging item ni Mars? Depend, siguro dahil doon, kaya siya magaganyan. Dahil magdadamage item din nata dito ngayon si Mars para tuloy-tuloy lang kanilang damage out. Mag-armlet siya yan, no? Pero sa bagay, okay lang naman. Diba? Free farm naman siya, diba? Why not? Bumili ng armlet. Invoker... Okay naman lasets niya dito. Actually, ganda nga eh. Diba? Nade-deny niya dito si Storm kahit na madami pa rin yung lasets ng tropa. Just ito, maganda to ha. For mind games, may katapult pa si Invoker. So, sasama dito si Slayer for the pressure. Fortification, pop. Ayan nga. Pop din ba nila yung 40 nila? Kaso, grabe. Dalawang support ang tumulong dito sa main mid. Then boom, going for that setup. But that, ice path. Hindi. Mga buddy. So, makakasibat itong si Invoker. So, Sonico, will just have to go back on his bottom lane. Para kahit pa paano, maging okay yung XP gain itong si Storm and hindi siya madelay kahit pa paano. Calculated para sa akin yung pagtipin ng dalawang switch ng Betcom. Kasi usually pwedeng ipunish na kabilang team yung pagtipin ng dalawang support sa may gitna eh. Kasi, syempre, ang mangyayari doon, yung dalawang core na nasa side lane, mag-isa lang. So, pwede sila mamatay. Pero nakita kasi dito ang dalawang support. Ay, wait lang, Slayer Delgado. Ang taas, Dan. Meron nga dito ngayong arena. Sabay si Bat kay Slayer, but Slayer, will he be slain? Yep, that's gonna be the first blood. Noticed. Getting that one, mga kaibigan. Pero, aasihan din naman itong the Force Major nitong si Dino sa break and that first blood. Brought to us by PNX Bet, mga kaibigan. Huwag niyong kakalimutan mag-register using our code LUPON
WXC. Yan. And siyempre sa mga gustong, I mean, may katanungan sa PNXBet, mag-message lang kayo sa Coinex page pag gusto bumili ng voucher. PM na kayo sa Lupon WXC voucher seller. And hashtag bet responsibly. So, for Fug na, focus siya dito sa pag-i-stock. Di ko lang alam kung ini-stock niya rin ba yung Ancient. Di ko alam kung kayang i-farm ba ni Underlord yun. Pero sa tingin ko kaya attack with the Firestorm. Pero, yung ano, yung Ancient pre-long shot yun. Oh, medyo matagal-tagal. Diba? So, feeling ko, ano lang, yung large camp lang para madali lang din si Underlord makabalik sa lane. Mas ulit lang ba yung lane? Pero ito na nga yung tutukoy natin, Underlord. Nakakukuha na siya dito na itong si Sonico. Nice ice pad there. Sabay, binubulabog siya dito nung mga pamilyar and no damage. Na may baba to para kay Peto Shara. So, napaganda nung kanyang portal. Pauwi. Regen, sabay balik. In a way, para siyang si Kuhn Cup, right? Yep, tama ka dyan. Pero Tornado EMP. Okay, okay. So, Neko, naset upan mga kaibigan. The iPad! What way to be? Oh, di po yung huli yung tatlo. Pati po dito may si Aincrad na mamagana mga kaibigan. That's the lead. Dead Invoker. Storm zipping in. Zapping the way out of big ng mga kaibigan. The body blocks is way too good. And that's gonna be Larlat. Dealing some damage and si Dak pa makakakuha ng kill. What a play by Dak. Siya yung nag-setup dun sa magandang ice spot ni Suneiko na napakaganda ng tawag dun, stone form na pagkakabitaw niya dun sa mga familiars niya para masetupan yung ice spot dito ni Suneiko. And nag-TP pa dun si Storm para masecure talaga yung kill. So, yeah. Well played for the side of Betboom. Shadow Demon stuck muna dito sa may triangle. Para siguro makakuha ni Storm or ni Mars. Para sa tingin ko ba ibigay niya dito for Mars para mabilis yung farm niya dito into the Blink Dagger. Yeah. True. So, Underlord. Kita natin na he's going for the Tatos tas BKB. Okay, so hindi siya maghuhud. Diba? So, okay din. Mga sip. So, tingnan natin. Pero, wait lang ha. May comment dito si Prince. Manalo sana Mind Games para sulit pagka-DQ ng BP Outsiders. Tama. Oo nga, no? Kung manalo nga dito yung Mind Games, parang nagpahinga lang sila ng isang araw tapos kinuha nila yung top 1. No? Parang ganun. Ayun. Sobrang sarap nga ng buhay nila doon, no? Yan. Okay. So, Visage. Usually naman si Visage, mapakiri, mapidid, mapamid, hindi na talaga binibila ng boots. Kasi aasa ka na lang dun sa movement speed na bigay ng Raid Chill. So, hindi ka na mag-watch. Mag-against ba siya dito? Feel ko baka mag-AC siya. Recta AC. Para, dagdag armor. And armor corruption para mabilis siya makapitas. So, hindi ko baka mag-AC siya kung hindi siya mag-orchid. Kasi pwede man si Storm yung mag-orchid dito eh. Pero nakikita kasi meta natin ngayon kay Storm is yung tatlong null threats then recta BKB agad. Oo nga, mag-AC na siya. BKB or Lincoln. Parang gano'n. Diba? Pero ito, AC. I think good option to for the cost na mag-AC agad. Para bilis sila mag-take ng objective. Kaya may armor corruption. Sure. Kumbaga hindi sila mag-ano, no? Hindi sila mag pre-resort lang dun sa gustong gawin itong si Storm. Pero ice pad sabay macro fire na tutong ng buhay pero nahuli po storm disruption. There's gonna be the save. Ito nga po ngayon si CK ang inahabol si Darl. Humahabol na naman dito ngayon sa may nahuli sa arena. Dali yung dalawa, Petro sa Ryan Slayer taken out right there. Napakalupit ng disruption play doon ni Shadow Demon. Na-interrupt ng Shadow Demon yung gustong gawin nila, which is patayin dito si Storm Spirit sa pagkaka-root niya sa Pitop Mahalis. Lord, mababa na. Hindi nga siya nabigyan dito ngayon. Grabe yung dating ng supports, no? Superman ang datingan, mga buddy. And kung hindi nakarating si Jakiro doon, could be a dead Storm Spirit para sa bet mo. Pero with the help dito ng support ni Suneiko plus yung armor, yung dagdag na armor pag nasa tore ka, naging imposible yung kill niya kay Invoker.
Pero hindi ba ako parang, okay, gusto ko yung item niya dito. Hindi siya masyadong magpapaka-greedy. Buboy niya agad dito yung vessel for additional damage. Siguro parang naisip niya dito, parang okay lang naman kahit hindi mag-Mylas. Kasi okay naman yung nagiging farm ng carry and offlane niya. So sasabay lang siya dito sa amin. Parang aggression na ng dalawang course niya. Basta available na dito yung atos sa Candle Lord and may armlet na dito si Chaos Knight. Alright. So, ayun nga. Dan 5-2 pa rin yung score natin dito ngayon. Hindi ganong ma-action. Kasi mostly ang nangyayari, farm, sabay push. Mangilan-ngilan lang yung mga clashes na nakikita natin. Diba? So, tignan natin kung papabor ba ito ng tuloyin sa Betboom. Kasi na-point out natin kanina, may timer yung lineup nila eh. Hmm, tama. Yung timer. So, nakuha naman na nila yung Torre sa may top. Let's see kung kailan nila makuha yung Tier 2 Tower sa may top. Pero mind games, gusto ko ha, yung smoke na to. Pero, although nakapag-setup na sila ng defensive ward sa top, ang iniisip ko, baka mag-setup pa sila ng isa pang defensive ward dito sa may top. Kasi, ang pinaka-timing dito ng Betboom, yung 15-minute mark eh, na may catapult, then pwede silang magsama-sama dito sa may top, dun sa 15-minute mark, para makuha nila yung Tor eh, pag nakakuha sila magandang teamfight, outpost, then direct Roshan na sila, para maglaro dito, para mag-snowball pa yung laro dito ni Storm. Okay. Pero sila, okay, mag-smoke din dito yung Betboom. Smoke na nga sila dyan. Relax lang tayo guys, may magaganap na. Invoker nga ba makuhuli? May ward dito ngayon. So very crucial. But then again, Pog na will be spotted. Will be Invoker, arena nandyan na. There's the spear, sabay macro fire. Walang kawala si Invoker. Pero puti na lang tumating si Superman Underlord. Invoker being sustained by Pog na. But then again, there's gonna be the storm. They're jumping to the backline, taking down itong tibig ng mga kaibigan. Ito nga po si Carl. Si Larl rather, ubus na mana niya. Pero Mars will dag into the spear. Patay si Peto Shara. Slayer will be slain. Double kill for this storm. CK will be spotted, mga kaibigan. And another dead body sa side ng Mind. Breakers, mga kaibigan. Basic na basic. Napakaganda. Mind games rather. Ganda ng teamwork nila doon. Kung paano nila tutulungan si Storm nung medyo na short sa manap. Pero syempre mas naging maganda yung teamfight na yung side ng Betboom kasi itak-ita nila. Napakaganda ng vision nila doon sa may top kaya sobrang dali for Betboom kung paano nila lalaroin yung teamfight na yun. Torre sa bigit na mo madedefend naman dito ng Mind Games. Parang ano nga Dan eh, parang na-overcommit sila sa pagsalba doon kay Invoker. Para lang sa buhay ng Invoker, rapat yung namatay, no? Hmm. Tama. Pero problema dito, hindi sila nakakuha ng kill na parang nasa range Invoker kaya wala pa rin laman yung vessel niya dito. Ito na magiging problema. Hindi nga ganun kaganda yung ano niya, yung vessel build. Sila masyado nakakuha ng kill. Tsa, grabe mga ano dito, mga bitawan ng ice path or sabihin natin yung combo talaga ni Sonego dito sa kanyang Jakiro kasi hindi lang ice path yung malupit sa kanya dito. Or sabihin natin, napaganda kasi ng ice path niya, kaya nasa-setupan niya ng magandang macro fire, tsaka dual breath. Diba? Hindi, kanina din, nung nakapag-arena si Mars, ganda eh, ganda nung pagkakadrop niya, minacro fire niya agad, and na-maximize niya yung stun duration. Diba? So, sulit na sulit mga kaibigan, maganda yung pagkakagamit nitong si Sonic o sa kanyang Jakiro. So, cool mind games. BKB si Peto siya harap eh. Walang BKB piercing spell. Okay. Pero ito, BKB ni si Lark. So, parang ang alam ko, una nagpa-uso ng mga ganitong item sa Storm Spirit is yung mga Southeast Asian players. Like si Carl, si si Mac, si Armel. So, parang ginaya na lang siguro ng ibang item. Pero sa una ko talaga siya nakita sa Southeast Asia. Yung ganyang bit. Na, sa take ko, okay naman siya. Kasi kahit na hindi kaganda ng BKB as first item sa mga mid-laner na kailangan mag-snowball sa laro. Pero kasi, kung tingin mo, meron ka na ang damage agad sa tatlong null eh. Key Storm Spirit. Lalo na pag 25 minute mark, ramdam mo na yung damage output niya kahit na BKB pa lang yung magiging item niya, di ba? Okay. Pero
Eto na nga, magkakaroon na nga ni Spawn sa may midday na. Huli na po si Underlord, pero big no! Tumutsuk-tsuk lang dun sa gilid. Hini-heal niya dito si Underlord, pero di kinaya at nadali na yung dalawa. BKB of Laurel. Napakaganda ng kanyang tatawag dito, o reveal sa kanyang BKB. Yep. Roshan ba ang magiging goal agad nila? Or Tori muna? Mga Tori muna. Tori muna sila. Well, siguro okay din kasi diyan naman yung creeps nila though maki-clear lang kagad. No. So, medyo na tatagal sila dito mag-tick ng tier 1 tower, no? 18 minutes pa nila natitik. Parang na ano sila, naiinip na nilang makuha itong tier 1 tower para pwede silang gumalaw freely sa top jungle or makapag-tick ng Roshan. Pero gusto yung nagiging ano dito, patience ng Bedlam na hindi sila nagmamahal. Lang inabot yung ice path. Siguro vision na lang din. For Storm Spirit is going for the shard. Di ko alam kung gumagana ba yung overload charge pag inon mo sa mga familiars. Pero kung gumagana sa familiars, ah, feeling ko. Ang daya nun. Kung ganun. Pero sa tingin ko sobrang OP siya na upgrade for Storm. So iniisip ko ba hindi gumagana sa summon units. Baka sa hero lang. Hindi ko pa din nakita, hindi ko pa kasi nakikita magkasama yung ano, Beastmaster saka Storm. Kasi considered ka summon unit din yun eh. Parang ganun. Natin. Kasi ano, si, eto, si Beast at Charger Storm. Hindi ko pa nakikita na nagkakasama sa isang drop. Let's just see kung ano bang mga mangyayari. Okay, so, the Sage going for that AC, one component left, we'll be pushing this new one. Middle tower clearly. Okay, Roshan na ba sila dito? Ganito? Kuha muna ata sila ng isa. Kasi ang hirap lumaban ng kompleto yung mind games. Giling ko. Ito, regen, makakuha ni Storm. Pwede ata sila mag-smoke. Ito, may shard na. So I think ito yung time for bet boom na mag-smoke. Pero 4 months po sa inyong mind games. Kaso ganun pwesto na iso dito. Pwesto nga, na-pop niya yung sword. It's just the boss 5 being punished by mind games. So bet po can find their way parang, out. Parang papalag sila 4v5. Oh, parang papalag nga sila 4v5. Papalag sila nga. Nabigyan na nga po dito ngayon ng purge si tropa sa base tier. Maibig dito ngayon yung CK. Pero Storm on the back lines going for this invoker. Sold by Nanton. CK na magalba. Pero no, this will be taking him down. And that's gonna be the carry gun for the side of Mind Games. Maihilang sila completely. Now let's see kung Roshan na magro-Roshan na. Napakaganda nung ginawa doon ni Notice. Nakita mo, usually pag ba ibang offlane, ang gagawin doon pagka nabog ki Chaos Knight, automatic combo na yun. Arena Blood, Spirit Mars, Bull, then yung second skilling God's Reveal. Pero naging patient siya dito si Notice. Pagka nabog, Spear muna. Then nung nakita niya na parang, ay, eto na yung time ko. Or sabihin natin, nag-guard commit itong, may, itong Mind Games para tulungan itong si Chaos Knight. Sa kanya binitaw dito yung Arena Blood. Para ma-isolate si Chaos Knight at para hindi na siya matulungan ng mga kampi niya. O hinintay niya at least na mag-BKB dito si Chaos Knight. And putin mo, ang ganda na pagkakabitaw niya ng Arena Blood. Kasi napasok din yung mga illusion doon sa Arena Blood. So, hindi ma-burst down ni Chaos Knight itong si Visage. Kasi siya lang yung matataw. Hindi makatay mga illusion niya. Sulit na sulit yung play na yun na itong bet boom mga kaibigan. So, let's see kung may makukuha pa ba sila. Kasi, mag-smoke na yung bet boom eh. Wanting some more kill right after that Aegis take. Ito may nagtato. Grabe naman to. Si Andres Bonifacio. Uy! E. De Castro. Hindi ba delegado yan? Carry po ba si Visage? Yes po. Yes po. Bayani. Carry. Uy, salamat po ah. Salamat po Andres. Nanonood po kayo. Pag ganyan mag-thank you ka. Salamat po Andres. Nanonood po kayo ng Dota kahit patay na po kayo. Oo, di ba? Dota is life. Eh, yan yung literal. Dota is life, pre. Di ba? Kahit sa afterlife, no? Nanonood. Oo. Ibig sabihin yung Dota, nung panahon nila Rizal, nila Andres Bonifacio, may Dota na, no? Yan yung
nilalaro nila The Pains of the Ancient. Di ba? Yung nilalaro nila nun. Uy! Oh! Teka! Spear! Huli! Pero nagalumbog, yadekre na kung punapasama pa, naiipit siya doon sa may profile na sunog ng hanap buhay. And there's gonna be storm jumping, two grips, look, big num, tipping away, but the shadow demon, disruption, slayer will fall, big num will be the next one, targeted it, ngayong high spot, dali! Big num double kill, para kayo notice, three hero dead, side ng dire. Grap. I like the play for the bet boom na hindi sila nagbibigay ng trade sa game na to. Kasi kung tingin mo, pwede naman nila ibigay yung tier 2 tower para lang magtuloy-tuloy yung push nila sa may tier 3 tower. Pero hindi, ayaw nila mag-force dito ng trade. Gusto nila, makakuha sila ng objective na walang nakakuha ng objective. Itong mind game. So, napakaganda. Yung pinapakita aggression dito ng Betboom na nakakuha lang sila magandang teamfight sa may top. Tuloy-tuloy na yung pag-stobo nila dito sa loob, sa laro. Nakakuha ng Aegis dito si Storm. May 2 minutes pa sa Aegis niya dito, pero sa tingin ko, kahit na walang Aegis dito si Storm, dahil meron siyang early BKB dito, magiging tuloy-tuloy lang yung aggression dito ng Betboom. Pero ito lang inihintay ata dito ng Mind Games para sa akin, yung BKB lang dito ni Invoker, eh ni Peto Shara. Si Peto Shara meron na ba? Parang meron na ata si Peto Shara. Oo, pili ko meron na. Gamit na ata kanina yun. So pero, kulang na lang is Invoker. No? Ano nga ba yung ano? Yung item na bubuhay ni CK, nakalimutan ko yan. Bloodthorn. Hindi. Mage Slayer. Yun, Mage Slayer. Mag-Mage Slayer sa kanina eh. Diba? So, di ko alam kung matutuloy niya ba yun, pero mukhang mauudlot kung ano man ang kanyang balak. Mga kaibigan, nakapagundo naman ng team! Coming from Shadow Demon, tatagal, pero malilisya at matay. Or, pero Arena Blood sa may likuran nito nga, si Slayer mahuhuli na, but then again, there's gonna be folk na sustaining these boys, pero Larland doon siya para mag-finish off ng kalaban. Peto Shara dinu-sustain na naman, pero hindi na kinaya nitong Invoker. Kuya mong Peto Shara yung damage ni Lar, but noticed, being noticed by Incred, and that is some trade na I would say okay lang, kasi even na even yung trade natin pa core and support. Pero as mind games, parang di pa rin sulit. Kasi gusto mo makakuha ka at least isa pang core kill. Hindi lang si Mars. Maganda naman. Ako ano, for mind games. I think for mind games, maganda naman is kahit papano hindi sila nabasagan ng Tore. So yun yung pinaka good news sa kanila. Hindi sila nabasagan dito ng Tore. Delay yung ano, no? Na-delay yung push. Tama. Pero Larl, mukhang gusto ulit ata nila kumuha ng pick-off sa may top. Okay, may gem na dito yung Betboom, binilagay dito to Slayer. High spot, sabay macro fire, binabalagbag dito ngayon itong si Slayer. And dahil dun, sa high spot na yun, hindi nagkaroon ng follow-up si CK para mapatay niya si Larl. At patay pa nga si Grimstroke, mga kaibigan. Soneko with the field vision body. Grabe. I like the attempt for mind games na natatay na patayin dito si Storm nang walang BKB. Kaso ang problema, ang ganda ng pwesto ni Sunoiko again sa kanyang Jakiro, and ang bilis ng reflex doon ni Storm na nadal siya dito yung chaos sa ball ni Kestai nang ginamit niya yung kanyang ball lightning. And against dito si Storm. So, ang hirap nito for the side of mind games dahil may setup na dito sa Arena of Blood. Yeah. Diba? Baga, si Storm na talaga yung magiging main initiator nila, then si Marsh na lang yung secondary na follow, initiator. Pag napag magandang electric vortex, etong si Storm Spirit sa team fight. Yeah. Pero sa ngayon ha, mind games. May paglaro lang ng mind games dito ngayon sa Betboom. Ako, tatry na ulit nila Bugsmoke. Ito talaga yung time nila mag-comeback dito sa game natin pag nakuha nila yung tatlong BKB scores nila. Feeling ko kaya na ngayon. Kaya. I think kaya nila. Napatay nila yung Storm kanina eh. Kung walang Aegis yun, goods yun para sa mind game. Diba? Nagkataon lang na meron nga ang Aegis. Pero guys, baka naman, share nyo na yung stream natin. Diba? Malaking tulong po yan. Maraming salamat mga idol. Game 1 pa lang po ang ating napapanood. Okay, and may quit yung laban, for sure. Psychic Headband. Mukhang kay Shadow Demon naman ata eh.
Oo, para mas malayo yung disrupt niya, no? Mas pero hindi ko rin masisisi kung ibibigay niya kay Jakiro. Kasi meron naman ng Aether Lens dito si Shadow Demon. So, pakabigyan niya ng cast range dito si Tsuneko. Kasi, so far, maganda naman nagiging ano dito. Nagiging, tawag dito, spell usage ni Tsuneko sa game number 1 natin. Sobrang sulit. Shoutout dito, kay Boss Benedict Ortiz Laura, nanonood from Team YouTube. More for, more power, more puyat. Nice work, boys. Ay, thank YouTube you, boys, may sounds ba tayo sa YouTube? Mayroon kasi nag-chat dito sa Facebook, wala daw sounds sa YT. Guys, check nyo na lang ah. Maraming salamat mga kaibigan. So, ito na nga. Pwede na mga ano dito, pamilis na dapat. Teka, teka lang, nahuli dito ngayon. Itong si Dahak, pero wait lang, Grimstroke, nadali na ang kulap ni Dahak. Hindi siya mamatay-matay. And it, ito na nga si Kuya Pusigay na ang dali na dumobol kill si Lord Big na will fall. And oh my god, Invoker with the Tornado, but it is too late for that Invoker play. And deska po na lang yung mind games. Meron naman daw, sabi ng Team YouTube natin, na caught off guard sila dun sa shard ni Dakak. Di nila ina-expect na may Stoneform na rin dito yung Visage. So, nabosset agad yung una nilang initiation. Sayang. And, sayang yung BKB reveal na yun ng mind games. Actually, hindi ko pa ata nakita nag-BKB si Invoker. Parang di na siya lumapit eh, no? Ah, kasi nung na-realize siya na nag-stone form dito si Dakak. Alam niya yung magiging resulta ng team fight. Alam niyang hindi magiging pabor sa kanila. Sumakto na lang siya. Disaster na talaga. Nako, Babs, nahihirapan yung mind games. Sila yung mina-mind games dito ng Bet Boom ngayon, ha. Pero kuting mo JB, maganda naman kahit papaano yung high ground defense dito ng mind games. Oh, si Underlord, nandiyan si Grimstroke with a doon, Stroke of Fate, nandiyan din yung Nether Blast, tsaka Nether Ward. So, I think hindi naman masyadong kakabahan dito yung Mind Games. Depende na lang, syempre, kung makakuha dito ng Best Book yung Second Crush. Ayun, medyo kakabahan sila. Which is it? Pero, mukhang hindi yata makakontest to ng Mind Games. So, ang hirap na ito. Alam mo yun, nirepression pa pala yung Mars. Hindi ko napansin. Kahit sumapit sila, pre, wala silang mapapala. Ang ganda ng pwesto ni Mars. And kumpleto sa Ricardo's yung andito ngayon yung Bed Boom eh. Walang kulang sa mga skills nila oh. And kanina yung shard na ako po kay ano na. Di ba ganyan ata kay Mars? Kay Mars? For the double spear? Oo. Tsaka may DPS? Kaya kay Mars na. Ano to? Nakamute lang. Pero okay naman daw sa Team YouTube natin. Shoutout po si Hero Reanyo. Shoutout po boss. Shoutout bossing. Maraming salamat sa mga nakatambay sa YouTube tsaka sa Facebook. Ah. Ayan, 121 na tayo sa Facebook. O baka naman, ma-share nyo ulit. Stream natin, basic na basic. Napakadali lang mag-share mga kaibigan. Napakalaking tulong na po sa atin. Alright, maraming salamat mga idol. PM lang sa Koenix page pag may tanong kayo, ha? Mm-hmm. Okay. So, okay. I-chill muna dito yung Bet Boom. Push lang dito si Storm. May bot. Then, naka-farm lang sa may Trunket. And gusto nyo ma-farm dito yung kanyang Aghanims. For the Silent as the Great. Dagdag skill. Ano yung kinuha niya? Ah, dagdag na ano. Movement speed sa familiars niya. Sa attack speed data yan. Ako, ayun na. Mage Slayer for Chaos Knight. Okay lang, pero I wouldn't say na it's great. No. Parang feel ko nga naku po, may madadali ata, Fadi! No, nakita mo yun? Natulog si Invoker, pre! Natulog! Naku. The RTC play. The RTC play. Para sa akin si RTC nagpauso yung ganyang mechanic ni ano, Visage. Aww. Yung chain stun na yung dalawang families mo parang i-resummon mo? Isaman mo, tama. Para wala talagang galawan. Oo, no? Tulog si Invoker. Good night, my friend. And, kunting mo insta tip ni Invoker, kita ka. Kumbaga, respect na yung mga ganong play. Ang hirap kasi gawin nun, eh. Totoo lang. Pero, Arena, Spear, patay na naman ata dito si Underlord. Eh.
that's noticed. Giring the kill. Nasunog na lang siya dun sa spear, mga Seb. Twin hit dragon. Nabuhay pa nga. And this CK might fall. And yep, he's down, mga Seb. Vignum. Trying to save himself. Just solving up right there. Pero, wala na. Pag namatay si CK, kulang sila ng fighting chance. Nagkakaroon ng opening yung Bet Boom para makapag-clear ng set of racks on this mid lane. And there we have it. Kasi yun ng familiar na lang ang tumatapos. Darn, pesto-pesto lang. Umaamba-amba ng ball lightning para matakot. Eh, may Aegis daw siya, pre. May Aegis daw siya eh. So, bakit nga naman siya matatakot kahit merong pang nether ward yan? Tatanong ako. Pero so, ano, wala nang resummon dito si Dakak. Kasi ginamit niya kanina sa meetup eh. Oo, oh, yan. Isa lang yung ano niya. Yung familiar. Makamatay ba si Storm? Naka-silence? Naka-silence? There's gonna be the Pit of Malice catching Storm together with Mars. But then again, the Storm! The Storm escaped the save of Shadow Demon was good, but others. Pero Shara taking him down. Nakuha mo yung Aegis pati si Storm, pero Dan, nakuha na sila ng set of rocks on that mid lane. And yun lang yung nakuha ng Mind Games. I think happily contented na yung Bet Boom sa nangyayari nun. Kahit na inalay nila yung core nila dyan, which is yung Storm. May nakuhang streak si Petoshara. Pero ang mahirap kasi nun, nag-buyback siya, di ba? So, mas lalong lumalawak yung window of opportunity dito sa ng Bet Boom na maklose out agad dito yung game na to. Kasi pag napatay agad dito si Underlord, or na-dieback pala dito si Underlord, pero since patay dito si Storm, hindi makapag-high ground itong Bet Boom ng 4v4 yung mangyayari. So, re-respect muna dito ng Bet Boom yung yung four heroes dito na buhay sa inyo ng Mind Games. Pero napakayaman dito ng tatlong push ng Bet Boom. Si Visage, parang pa-hex na ata siya. Ano binili ng item? Okay, nag-boot sa bearing na pala siya dito. Bearing? Kanina pa? Kanina pa yung bearing niya? Ah, kanina pa ba yan? Okay. Ano agalim sa ata, pre? Then si Mars meron ng overwhelming blink. So, ang maganda dito sa overwhelming blink, pag nauna mo na mag-phantasm si Chaos Knight, then kinas mo yung overwhelming blink, parang di mo naramdam yung phantasm ni Chaos Knight. Kasi, syempre, may burst damage yung overwhelming blink, then overwhelming blink, then meron pa siyang minus attack speed. Yo. So, sobrang sulit niya na item against Chaos Knight. Yan, nirush niya agad yan after mabili yung refresh niya. Ano ah, ang ganda ng pwesto ng ano dito, ng Bet Boom. Diba? Pwedeng-pwede nila ditong, tawag dito? Pwede siyang makahuli ng Mind Games. Leia. Kung sino maliligaw dito sa Triangle. Wala eh, alam na. Nakakaramdam lang eh, no? Yung Mind Games eh. Alam nilang ang tapang ni Storm sa area dito sa may ibaba. So, siguro naiisip nila dito lang yung ano. Yung tropa ng Bet Boom around the area. So, Underlord, easy siya. So, parang medyo agawan niya ng item dito. Si Chaos Knight. Pero sa bagay kasi, hindi sulit yung ginawa mong build na magte-treads ka a BKB. Then, hindi sulit yung atrophy aura damage mo kung bibili ka na siya US Guard. Kasi wala siyang attack speed. Unlike Assault Kiras, diba? Wala siyang attack speed. Kaya ito yung nagiging trend ngayon kay Underlord. Pag ganyan yung item na pinasikat ni ATF. Pero, tingin ko sa CK, pre, hindi na lang din siya mag-AC, pero ano bang pwede niyang maging item? After Orchid, siguro, kailangan na Skadi. I think Skadi talaga. Para dagdag punat. Hindi man magandang satanic, kasi personally, hindi naman siya yung tipong hero na yung kutito mo, parang morphling na pag nakapag-pop ng satanic, grabe yung lifesteal na magagawa sa flash pag nakaka-righting. So, sa tingin ko, mukhang mag-iskadi na lang siya or ano mong pwede. Basta status lang kung ano lang siguro yung makapagpatagal sa kanya. Ewan, oo, parang ganyan. Para sa tingin ko, hindi talaga siya magsasak. Siguro, heart. Yan, pwede pa heart. Heart of Taras.
Heart or Scani. Storm, Shiva, tapos BK. Kung titignan mo, konti lang ng item niya, dalawa lang. Pero pre, naka-ano siya, naka-aganim's blessing. Kinunlock niya, ay, I mean, tag doon? Kinunsume na niya. Kinunsume na, naka-aganim's niya. Para masulit niya ditingnan niya. Yan, so... Naka-aganim ni Storm, jumping to Invoker, hindi na nga po tumagaan si Kuya Invoker sa may likuran. Si CK gusto papakin si Shadow Demon, wala nang taga-salba. Pero mga Seb, Tatlahak, taking Grim. Shadow Demon might fall, pero magiging trade nun si CK. Alakadudong, ano nang nangyayari? EG will be called by Mind Games, Betboom, owning Mind Games dito sa game number 1. Wala eh. Kundi mo, wala silang respeto doon sa Bichachi di agad ilibinan sa first week pa lang. And ganun ka-confident etong Betboom sa Visage player na si Dakak. Kung open doon sa first phase, ipipick agad nila. So well played dito sa side ng Boom. Talagang comfort draft nila yung nilaro dito sa game number 1. And nairapan dito yung Mind Games kung paano nila lalaroin yung comfort draft dito ng Betboom. Yun lang, parang masabi mo dito. Ang ganda nung nilaro dito ng Betboom. Talagang they played perfectly dito sa game number 1 natin. Yun lang masabi. Pero kahit siguro, kaya siguro hindi na nila nabantong ano, itong Visage. Kasi ayaw din nilang i-open yung NP. Gumagamit din kasi ng NP yung Betboom eh. And ayun na nga, di ba? Yung naging resulta ng game 1 natin. Pero sa performance na yun ng dalawang team, parang 2-0 na to dun, no? Banda. Pero sa tingin ko sa second game, di ko alam kung may nag-visage dito sa Mind Games, pero feel ko baka iba na nila. Baka iba nila yan. Kasi ang hirap eh. Ang hirap niyang tapatalan na pag yung visage player na naglalaro sobrang... Alam niya yung timings niya sa visage niya and sobrang galing mag-micro ng familiars. May rapa nga talagang talunin itong visage. And kung 8-0 siya dito. So alam mo talagang signature hero ni Dakak. Oh, pero yeah, game 1 pa lang inato ngayon natin mga Seb. Tambay lang kayo dyan sa Kuya Nick, follow the page kung hindi pa. And we're now going to the second game of this series. Basta relax lang kayo dyan, magbabalik kami mga kaibigan. We'll just take a quick break.